Okay, magandang araw mga kapatid. Ngayong araw na to ay gagawa tayo ng TV console gamit ang metal stud, ang hardplex. So, kailangan natin dito, meron tayong gagamitin na ating metro. Siyempre, yung gunting, yung ating riveter, blind rivets na 1/8 by 1/2, ang ating skwala. Gumamit din tayo dito ng paet para dun sa kahoy na i-install natin. Tapos, flies, vice grip, saka C-vice grip. Saka, siyempre, gagamit tayo ng drill at yung bala niyang pambutas. So, simulan na natin. Gumamit ako ng metal stud para sa frame. Then, sinamahan ko rin siya ng kahoy para sa paglalagyan ng ating TV. So, kukuha na ang gagawin natin ngayon. Tatabasan muna natin to para ito mailagay na natin dito. Gamit natin ang ating grinder. Guys, ito nga pala, ito yung metal stud na gamitin natin. So, kailangan natin maglagay ng pansapin. Kasi yung mga ganito, pag sumayad dito sa flooring, nagkakaroon siya ng ato, yung itim-itim. Katulad dito, oh. Ayan. Hindi na ako hirap tanggalin. Hindi ko lang paano matatanggal yan. So, kailangan lagi may ganito. Pansapin. Kahit anong karton na ano, masama sa pinan lang. Kung dito tayo gagawa sa mismong ano, pinapatungan ng tiles. So ngayon ang gagawin natin, mag-aabang naman tayo dito. Since dito man ay may abang na, may tissue na siya. Doon na lang tayo mamaya mag-ano ng level pabag. Gagamitin natin yung tasing halina yan. So ngayon, maglalagay lang muna tayo dito sa taas. Update lang po sa ginagawa natin. So, na-ready na natin yung frame, kabitan ng TV. So, yung partition natin. Okay, so ginawa natin yan para at least mahiwalay man lang yung living room. Kasi before kasi, pagpasok mo, living room na, ito na mismo. So, ngayon magkakahiwalay ngayon yan. So, sa ngayon ay bibili muna tayo ng materyales kasi kinapos. Anyway, malapit lang naman yan eh kasi sa loob lang namin ng subdivision. So, let's go! Usually pag Sunday, naka-lockdown dito. Maganda nito, mabait yung may-ari. Binapapasok nila tayo doon sa loob. So, check muna natin. Ate!
Magdadagdag pa ako ng metal stud saka yung bala ng ano. Saka bala ng ano. Madam, ano ba 'yan, ma'am? Ate, ano kukuha? Ah? Ay, ito. Pinapusok ko ng dalaw eh. Kailangan natin dalawa. Ayun, maghahatid sa atin ng ano. Saturday, Sunday lang yung gawa ko. Kaya medyo matagal. 2 days lang yung gawa ko. Tapos, Monday to Friday kasi sa trabaho naman tayo. Sa Quezon City naman tayo nag-over. So, ito yung nagiging libangan lang natin. Marapis kaya pa paano, hindi naman tayo, no? Ma-boring nga. Yan na pala. So, yan na, order natin. Tingnan natin. Okay. So ngayon ang gagawin natin ay magkakabit na tayo ng pinaka poste niya. Okay. So ginamitan natin siya ng sakto naman. Kabit na siya. Ginamitan natin siya na sibes para hindi gumagalaw-galaw. Ito yung purpose nun kung bakit kailangan natin. Malaking tulong niyan kasi unang-una, siya yung kung ikaw ay mag-isang gumagawa at wala kang ano, safe, saka talagang walang ang galaw. Pwede rin sa baba habang meron pa ako isa niyan eh. So yan gagawin natin. Pinaka, ano niya?
Kung saan natin siya iipitan. Okay? Sino gumagalaw yan? Okay? So, iswala naman na natin yan. Itan. Patuloy ka ata. Hindi ko kasi gumagalaw yung kuha mo dyan. Kaya ko na nga kailangan eh. Yan, pwedes na itong kagalaw. Ano naman aduhin ngayon? Ha? Ano aduhin iingay? Mimiting aya ate. Mimiting pa si ate hanggang ngayon? Hindi po. O si kuya. At ate. Hindi naman naririnig yan, anak. Kasi nakasarado naman sa kwarto. Diba yan? Okay. Doon takato ate. Sabi na naman ngayon, ito po yung kaano kahalaga kung si basket na ito pang ipit. Lalo na pag tayo ay ginagawang pagsisiling o kaya pag sa drywall. Yung size pala ng rivet na ginagamit ko dito ay 1x8 po. Huwag balik. Ako ang bibigay mga baya. Okay. Okay. Okay na anak, isa na lang ha. Lalagay siya natin siya dito sa wall. Boy. So para mas mabilis. Okay na anak, akit ka na doon. Thank you. Ayan yung bunso ko. Kapatid, karenda muna tayo. Malapit naman na matapos. Oh, may update ko kayo pa anong mangyayari niya. Ang merenda namin ay meron siyang burger with ham. Ano yan, mami? Cheeseburger with french fry hot dog. Ham, saka ham with egg. Ano yung drinks na kasama? Ice candy ba yan? Ah, melon. Meron siyang melon. Alright. So, kain muna tayo. Update lang para sa ginawa natin. Okay, so tapos na tayo sa paglalagay ng metal stand. So, medyo nag-times 2 lang ako dito dahil sinundan ko yung kapal noong ating haligi. So, yun yung pinakain natin. Sinundan lang natin siya. So, ito. Okay. Ayan. Medyo madami nga lang din yung ano. So dito tatlo kasi nilagyan ko dito ng ano. Naglagyan ko dito ng open to. Talagayan ng mga display images. Design. Okay, kung mapapansin nyo, gumamit ako ng kahoy. Okay, yung kahoy na ginamit ko dyan, para po sa... bracket po. Ang TV. So... lagyan ko na lang siya ng ano ng sulig ng taon ko. Yung panlason para sa antayat pa anay. Para hindi siya ngayon ng anay. Tapos dito ko nilagay yung dito pa dadaanin mamaya. Kuryente. Yung outlet para sa TV. Then maglalagay din ako dito ng isang outlet para sa isang dito. Kasi meron akong pinapanong ilalagay dito. Okay. So yan. Anyway, yan lang naman yung kahoy na ginamitan niya. Pampatibay lang kasi medyo mabigat yung TV. Tapos mo ito. Pagka ano na lang, maglalagay na lang din ako dito ng ating para paglalagyan ng ilaw. Tapos ito, abang na rin para dito. Meron po siyang paglalagyan ng gamit. So, yan muna sa ngayon. Pinapdate ko po kayo pag okay na.